Alalangin po tayo. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father God who saved us, thank you so much for your grace and great love. Ama naming Diyos na nasa langit, na sa amin ay nagligtas, maraming salamat po sa iyong biyaya at sa iyong dakilang pag-ibig. When we were born, we were sinners who had no choice but to go to hell. But because of your love and Jesus Christ's sacrifice on the cross, we were saved from eternal destruction. Nang kami ipanganak, kami mga makasalanan na walang pagpipilian, kundi ang mapunta sa impyerno. Subalit, dahil sa iyong pag-ibig at sa sakripisyo ni Hesukristo, kami ay naligtas mula sa walang hanggang pagkawasak. Today also, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and in order to listen to your word. Sa araw na ito, kami po ay nagkatipon sa lugar na ito, kami na mga pinabanal sa pamagitan ng dugo ni Jesus upang purihin ang Panginoon at upang makinig sa iyong salita. O Lord, we want you to give us your wisdom and words every day. So please today also from the beginning of the today's sermon to the end, may the Holy Spirit be with us and guide us. Kaya Panginoon, nais po namin na ipagkaloob mo sa amin ang iyong karunungan araw-araw at ang iyong salita. Kaya pakiusap, maging sa araw na ito, mula sa pasimula ng sermon sa araw na ito hanggang sa matapos, nawa ang Espiritu Santo ay samahan kami at gabayan. If there are some brothers and sisters who are having the hard time because of some various reason and having some sickness, please help them to overcome. At kung mayroon man po ng mga brothers and sisters ay mayroong mga kahirapan at mayroong mga sakit, pakiusap, tulungan niyo po sila na ito ay mapagtagumpayan. We believe that our Lord God be with us and help us this moment. At naniniwala po kami na ang aming Panginoong Diyos ay kasama namin at tutulungan kami sa oras na ito. In the name of Jesus Christ who saved us, we pray. Sa pangalan ni Hesukristo na sa amin ay nagligtas, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Okay, brothers and sisters, let's open the Bible. Exodus chapter 13. Kaya mga brothers and sisters, buksan po natin Exodus chapter 13. Exodus chapter 13, verses 17 hanggang 22. Exodus 13, verse 17 hanggang 22. Exodus chapter 13, verse 17 hanggang 22. Exodus po, 13, verse 17 hanggang 22. If you find already, let's read together. 3, 2, 1. Nang payagan ng Paraon na umalis ang bayan, hindi sila dinala ng Diyos sa daang patungo sa lupain ng mga Pilisteo. Bagaman malapit iyon, sapagkat sinabi ng Diyos, baka ang bayan ay magsisi kapag nakakita ng digmaan at magbalikan sa Ehipto. Kundi pinatnubayan ng Diyos ang taong bayan, paikot sa daang patungo sa ilang sa tabi ng dagat na pula. Ang mga anak ni Israel ay umahon mula sa lupain ng Ehipto na handa sa pakikipaglaban. Dinala ni Moises ang mga buto ni Jose sapagkat mahigpit niyang pinanumpa ang mga anak ni Israel na sinasabi, tiyak na bibigyang pansin kayo ng Diyos at inyong dadalhin ang aking mga buto mula rito na kasama ninyo. Sila'y naglakbay mula sa Sukot at humimpil sa Etam sa hangganan ng ilang. Ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan. At sa gabi ay sa isang haliging apoy upang tanglawan sila, upang sila'y makapaglakad sa araw at sa gabi. Verse 22, ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi umalis sa unahan ng taong bayan. Because we conducting Bible seminar many times, that's why there are so many newly saved brothers and sisters and here. So there are people who like our spiritual babies inside of God. Dahil po sa pagkakaroon natin ng maraming mga Bible seminar, kaya ngayon po ay mayroong mga maraming mga bagong ligtas na mga kapatiran dito, mga tao na gaya ng espiritual na mga sanggol. Young babies needed a comfortable and clean and safe place until they grow up and become strong. Yung mga sanggol ay kinakailangan nila ng komportable, malinis, at ligtas na lugar hanggang sa sila ay lumago at maging malakas.
Because of they are very fragile the beginning. Dahil sila ay mga nilalang na talagang napakahina. So Israelites who crossed the Red Sea also symbolize us who have just been saved. Ang mga Israelita rin na tumawid doon sa dagat na pula ay sumisimbolo rin sa atin na mga kakaligtas pa lamang. So today also, we are studying the Christian life after receiving salvation. Kaya maging sa araw na ito, pinag-aaralan po natin yung buhay Kristiyano pagkatapos na matanggap ang kaligtasan. So, today, we are going to think about the Christian life through the wilderness. Kaya sa araw na ito ay pag-iisipan po natin ang buhay Kristiyano sa ilang. So, today, let's think about it. Why did God lead the Israelites out of Egypt and then immediately lead them into the dangerous place, the wilderness, not comfortable green field? Kaya pag-isipan po natin ito ngayon, kung bakit yung Diyos ay dinala yung mga Israelita palabas sa Ehipto at pagkatapos dinala sila agad sa mapanganib na ilang, hindi sa komportable at luntiang lugar. So today's lessons will be the very important lesson for newly saved brothers and sisters. Kaya yung aral po natin sa araw na ito ay napakahalaga para sa mga bagong ligtas na mga brothers and sisters. Because our life is also the same. Dahil ang buhay din po natin ay kapareho nito. Actually, that time, Israelites were slaves in Egypt for how long? 400 years. Sa katunayan, yung mga Israelita po nung panahong iyon, sila ay naging mga alipin sa Ehipto. Gaano po katagal? Sa loob ng 400 taon. During that time, they prayed earnestly to God for freedom for 400 years. At sa panahong iyon, nanalangin sila ng taimtim sa Diyos para sa kalayaan nila sa loob ng 400 taon. So the symbolic the meanings of Egypt here means the fallen world of today. Kaya nga po yung kahulugan ng Ehipto sa ay nangangahulugan po ito na yung nahulog na bigo na mundo natin ngayon. So that time God delivered the people of Israel out of Egypt, which is like a fallen world today, in order to save. Ang Diyos po ay iniligtas yung mga Israelita papalabas doon sa Ehipto na gaya ng nabigong mundo natin ngayon upang maglingkod. By God's grace, by God's miracle, after the Israelites escaped from Egypt, they began to live with God and they had to learn everything from God for their Christian life. Sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng himala ng Diyos, matapos na yung mga Israelita ay nakalabas mula dun sa Ehipto, nagpasimula silang mabuhay na kasama ang Diyos at natutunan nila ang lahat ng bagay mula sa Diyos para sa kanilang Christian life. So they were on the journeys, on the way from Egypt to the land of Canaan that God had promised. At sila ngayon ay nasa paglalakbay na mula sa Ehipto patungo sa lupain ng Kanaan na ipinangako ng Diyos. Maybe they might to shout, they say to the Lord God, "Oh wow, that is very exciting, so happy, oh Lord God, thank God." Maybe let's quickly go to the land of Canaan, they may say it like. Marahil, sinabi nila, "Wow, nakaka-excite, napakasaya, salamat oh Diyos, pumunta na tayo kaagad sa lupain ng Kanaan." Perhaps their heart were very excited with happiness at the time. Marahil, nang panahong iyon, yung puso talaga nila ay talagang excited na mayroong kasiyahan. Actually, the distance from Egypt to the land of Canaan was about only distance 7 to only 10 days. Sa katunayan, yung distansya o layo mula sa Ehipto patungo sa lupain ng Kanaan ay halos 7 to 10 days lang. So, supposedly, they able to reach there, the land of Canaan, from Egypt, only 7 to 10 days, as soon as possible, quickly. Dahil magmula doon sa Ehipto, ay mararating na nila kaagad yung lupain ng Kanaan sa loob lamang ng 7 to 10 days. But unfortunately for them,
Instead of God lead them through the that only 7 to 10 days, God led them through the rough wilderness, dangerous wilderness, instead of the comfortable Lord. Kaya sa halip na dali na kaagad sila ng Diyos doon, sa loob lamang ng 7 hanggang 10 araw, yung Diyos, dinala sila sa pamamagitan ng mahirap o mapanganib na ilang sa halip na komportabling daan. Instead of 7 to 10 days, in order to get the land of Canaan, they took the time almost 440 years. Sa halip na 7 hanggang 10 araw, sila po ay dumaan, kinailangan nila ng halos 40 taon doon sa ilang. So today, brothers and sisters, we have a few things to think about. Kaya sa araw na ito, mga brothers and sisters, meron tayong ilang bagay na kailangang pag-isipan. Actually, out of Egypt means to get salvation. Sa katunayan, ang paglabas doon sa Ehipto ay nangangahulugan ito na pagkakaroon ng kaligtasan. Why God allowed them the very dangerous place, the Lord, instead of comfortable Lord? Bakit ipinahintulot sa kanila ng Diyos yung isang mapanganib na daan sa halip na komportabling daan? So, first question, why did God lead them such a dangerous and difficult Lord? What's the reason? Kaya una, bakit dinala sila ng Diyos doon sa isang mahirap, mapanganib na daan? Ano po yung dahilan? Second, we have to think about what kind of place was the wilderness that God had given the Israelites to them? At pangalawa, anong klase ng lugar yung ilang na ibinigay ng Diyos sa kanila? And then third, our question is, why did God gave the Israelites a law of God later? At pangatlo, bakit ibinigay ng Diyos sa mga Israelita sa huli ang kautusan? So let's study these three things question together. Kaya pag-aralan po natin sa araw na ito, itong tatlong katanungan na ito. Brothers and sisters, Exodus chapter 12, let's go back. Tignan po natin, Exodus chapter 12. Exodus chapter 12, verse 37 hanggang 42. Verse 37 hanggang 42. Exodus chapter 12, verse 37 hanggang 42. Exodus chapter 12, 37 hanggang 42. Please. Ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Ramses hanggang sa Sukot na may 600,000 lalaki na naglakad, bukod pa sa mga babae at mga bata. Iba't ibang lahi, mga kawan, mga baka at napakaraming hayop ang umahon din kasama nila. Kanilang niluto ang mga tinapay na walang pampaalsa mula sa minasang harina na kanilang dinala mula sa Ehipto. Ito ay hindi nilagyan ng pampaalsa, sapagkat sila ay itinaboy sa Ehipto at hindi na makapaghintay pa o makapaghanda man ng anumang pagkain para sa kanilang sarili. Ang umahon na nanirahan ang mga anak ni Israel sa Ehipto ay 430 taon. Sa katapusan ng 430 taon, ng araw ding iyon, ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Verse 42, ito ay isang gabi ng pagbabantay ng Panginoon upang ilabas mula sa lupain ng Ehipto. Kaya't ang gabing iyon ay gabi ng Panginoon na ipinangingili ng lahat ng mga anak ni Israel sa buong panahon ng kanilang mga salinlahi. So, look one more time, verse 37. Kaya, tingnan niyo po ulit sa verse 37. And 38. Then the children of Israel journeyed from Ramses to Sukkot. About 600,000 men on foot beside the children. And verse 38, a mixed multitude went up with them also, and flocks and herds, and great deal of livestock. So it means, at that time, there were so many people were there. Kaya, ibig sabihin po nito, ng panahong iyon ay mayroon doong napakaraming tao. Around 2 million people, including all women, the earlier and then children. Halos nasa 2 milyong katao yun nando doon. Kabilang dito lahat ng mga babae, matatanda at mga bata. Actually, the Canaan city, the population,
Quezon City, Manila has a population of over 3 million. Sa katunayan, yung Quezon City, yung Manila ay mayroong populasyon na halos lampas 3 milyon. It means, in other words, 2/3 of the Quezon population is moving from Egypt to Guinea at the same time. How awesome! Kaya sa madaling salita po, 2/3 ng populasyon ng Quezon City ay lumabas mula sa Ehipto patungo sa Kanaan sa parehong oras po. Kaya gaano po ito kamangha-mangha? That time, so many people, they were on their way to Canaan after escaping from Egypt by the grace of God. Nang panahong iyon po, mayroong napakaraming mga tao yung nasa kanilang daan, patungo sa Kanaan, magkatapos na lumabas mula sa Ehipto sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. As I told you already, however, in fact, the distance from Egypt to Canaan was only 7 to only 10 days. Kaya sinabi ko na po sa inyo, sa katotohanan, ang distansya mula sa Ehipto patungo sa Kanaan ay halos 7 hanggang 10 araw lang. It was such a short distance. So short distance. Ito po ay talagang napakaiksilang yung distansya o layo. As I mentioned to you the first question, however, God did not use that short distance way and choose a long road that had to be taken a long time. The Lord was like a desert. The Lord was like a desert Lord in the wilderness. Gaya ng sinabi ko po sa inyo, gayon pa man, hindi ginamit ng Diyos yung maiksing distansya, kundi pinili yung mahabang daan na kinakailangan nilang daanan. Ang daan na ito ay nagaya ng disyerto, ang daan doon sa ilang. So from now on, brother and sisters, let's think together. Why did God choose such kind of dangerous Lord? Kaya mga brothers and sisters, pag-isipan po natin ito ngayon. Bakit pinili ng Diyos itong gaya nitong mapanganib na daan? Why God didn't provide to them the comfortable Lord? Bakit hindi sila binigyan ng Diyos ng komportabling daan? You know, there are two reasons. Alam niyo po, mayroong dalawang dahilan. The first reason, the wilderness is the way of escape that God has given. Una, yung ilang ay ang paraan ng pagtakas na ibinigay sa kanila ng Diyos, ng pag-iwas. Actually, even the wilderness is not comfortable the way, but wilderness is the way of escape for them that God has given. Gayun pa man, yung ilang ay hindi komportabling daan para sa kanila, subalit, yung ilang na ito, ito yung paraan ng pag-iwas na ibinigay sa kanila ng Diyos. Also, do you know? The way of wilderness is the means, symbolize the beginning of the Christian life. At yung isa pa po, yung daan o yung landas ng ilang, ito po'y kumakatawan sa pasimula ng buhay Kristiyano. Let's go back anyway. Exodus chapter 13, verse 17. Kaya balikan po natin, Exodus 13, verse 17. If we read verse 17, we come to know that why God provide this way. Kaya kung babasahin po natin ito, yung verse 17, ay mauunawaan natin kung bakit ito yung ginawa ng Diyos. Verse 17, then it came to pass when Pharaoh had let your people go, that God did not lead them by way of the land of the Palestinians, although they were near, for God says, lest perhaps the people change their mind when they see war and return to Egypt. Nang payagan ng paraon na umalis ang bayan, hindi sila dinala ng Diyos sa daang patungo sa lupain ng mga Pilisteo, bagaman malapit iyon, sapagkat sinabi ng Diyos, baka ang bayan ay magsisi kapag nakakita ng digmaan at magbalikan sa Ehipto. That's why, if the Israelites went to use that way, went to the Philistines,
which were a short distance away, they had to go to war with the Palestinians, who had a power military force at the time. Kaya, kung yung mga Israelita ay dumaan doon sa daan na iyon, yung maiksing daan patungo sa mga Pilisteo, ay kinakailangan nila makipagdigma sa mga Pilisteo na sa panahong iyon ay mayroong malakas na pwersang militar. You understand? Naintindihan niyo po? That's why God did not choose a quick and dangerous path to protect, in order to protect the Israelite. Kaya nga po yung Diyos ay hindi niya pinili yung mabilis at mapanganib na daan upang protektahan ang mga Israelita. Why? Tama po. Because he knew, God knew already that if they happens, if they face that dangerous situation, all the Israelites who have never had a fight will be terrified and then return back again to Egypt. Dahil alam ito ng Diyos, alam na ito ng Diyos na kung ay mangyari iyon, kung maharap sila sa mapanganib na sitwasyon, lahat ng mga Israelita na kailanman ay hindi pa nakaranas ng labanan ay matatakot at babalik ulit sa Ehipto. It means that God is always guiding and protecting us for our normal, the comfortable Christian life. Ibig sabihin po nito na ang Diyos ay palaging ginagabayan at pinoprotektahan tayo para sa ating normal na buhay Kristiyano. Yeah, sorry, not comfortable Christian life. Safe Christian life. Hindi komportabling buhay Kristiyano, kundi ligtas na buhay Kristiyano. So, after we got salvation, since we start the Christian life, sometime as we lead the Christian life, sometimes it is very difficult to understand God's will. Kaya nga, matapos natin magkaroon ng kaligtasan at nagpasimula tayo sa ating Christian life, habang ginagawa natin yung ating Christian life, minsan napakahirap na maunawaan ng Diyos. That's why we have a lot of questions to God. We have a lot of the complaint to God. Kaya nga, mayroon tayong napakaraming tanong sa Diyos, mayroon tayong napakaraming reklamo sa Diyos. Because we don't know tomorrow, because we don't know well God's will and God's heart. Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari bukas, hindi natin alam kung ano yung plano at puso ng Diyos. Kasi we have a lot of questions. Why does God give us such trials and tribulations? Kaya nga meron tayong tanong sa Diyos, bakit binibigyan ako ng Diyos ng gaya nitong mga pagsubok at mga kaguluhan? Although God loves us, although we love God, why God allowed us many difficulties and circumstances in our Christian life? Bagaman, minamahal ko yung Diyos, subalit bakit pinapahintulutan ako ng Diyos ng napakaraming mga kahirapan sa aking buhay? Sometimes we had misunderstand. That's why we question to the Lord. Is it because God hates me? Kaya nga, nagkakaroon tayo ng maling pagkaunawa. Kaya nga, minsan tinatanong natin yung sarili natin, ito ba ay dahil galit sa akin ng Diyos? So many times we are thinking that God living as your children is so hard. Kaya nga, minsan, sinasabi natin, O Diyos, yung mabuhay bilang anak mo ay napakahirap. So why don't you help me? Kaya bakit hindi mo na lang ako tulungan? Isn't it? Hindi po ba? Remember, after since we got salvation, and then our Christian life is not easy. Kaya tandaan niyo po ito. Pagkatapos ating magkaroon ng kaligtasan, ang ating buhay Kristiyano ay hindi madali. Or not comfortable. At hindi rin komportable. Let me tell you about our Korean, the old Korean proverbs. Kaya sasabihin ko po sa inyo yung mga kasabihan noon sa Korea. Among the old Korean proverbs, there is saying, Inseng Seung Jima, right? Kaya doon po sa Inseng Korean old proverbs, merong Inseng Seung Jima. Yeah. You know, it means, I explain to you the contents. Kaya ipapaliwanag ko po sa inyo kung anong ibig sabihin nito. An old man lived in a certain village. Kaya mayroon pong isang matanda
na nakatira sa isang nayon. And he had only one son. At mayroon lamang siyang nag-iisang anak na lalaki. To him, his son was the only future and hope for his family. Kaya para sa kanya, yung kanyang anak na lalaki lamang ay ang nag-iisang hinaharap at pag-asa para sa kanyang pamilya. One day. Isang araw. While the son, he's the old man's son, while riding and playing, the son fell down the horse and eventually become disabled. Kaya isang araw po, habang nakasakay, yung kanyang anak na lalaki at naglalaro doon sa kabayo ay nahulog ito at sa huli ay naging disabled. So as a result of the incident, the son became crippled. And the old young man, that time, all the young woman, not man, young woman, did not want to marry with him. At bilang resulta ng pangyayaring iyon, yung kanyang anak na lalaki ay naging lumpo at yung mga kabataang babae ay ayaw na magpakasal sa kanya. Because the old man's son became the handicap. Right there. Dahil mayroon na pong kapintasan o mayroon na siyang handicap yung kanyang anak na lalaki. At the time, all the village people looked at the old man and felt sorry for him. Kaya ng panahong iyon, lahat ng mga nakatira sa nayong iyon ay tinitingnan yung matandang lalaki at talagang naaawa para sa kanya. Then, the old man said to them, "Don't say it like that." Yeah. Sinabi po ng matanda sa kanila, "Huwag ninyong sabihin ng ganyan." That time, the old man answered to all village the people, "We don't know tomorrow. We don't know if this accident will be a blessing or disasters for us." Nang sandaling iyon, sinagot ng matanda sa lahat ng mga nakatira doon, "Hindi natin alam kung ang aksidenteng ito ay magiging pagpapala o disaster o panganib para sa amin." Just don't say it like that. Kaya nga, huwag ninyong sabihin ng ganyan. After several years, a great war broke out in the country. Makalipas ang maraming taon, nagkaroon po ng digmaan sa bansa na iyon. Because of the great war, all the young men living in the village were taken to the battlefield to fight the enemy, and the old guys fighting their enemy. Dahil sa digmaan, lahat ng mga kabataang lalaki na nakatira doon sa nayon na iyon ay dinala, kinuha at dinala doon sa digmaan upang labanan lahat ng yung mga kalaban nila. At dahil dito, namatay silang lahat. Because the war, because at that time, that village, all the old guys were died. Kaya nga, nang panahong iyon, lahat ng mga lalaki doon ay namatay sa nayon na iyon. But fortunately, the only man in the village, the old man's son, so he became the only man left in the village because of his handicap. Dahil po, sa kabutihang palad, yung tanging lalaki na lamang doon sa nayon na iyon, yung anak ng matandang lalaki, siya na lamang yung naiwan na nag-iisang lalaki sa kanilang nayon dahil sa kanyang kapansanan. The reasons was that he could not work, isn't it? Dahil yung dahilan ay hindi siya makalakad. Tama po. That's why at the time, instead of being taken to the battlefield, he remained in the village. Kaya nga, sa halip na dalhin sila, dalhin siya doon sa digmaan, ay iniwan lang siya doon sa kanilang tirahan, sa nayon. So at the time, all the village of the people envied the old man. Kaya, nang panahong iyon, lahat ng mga nakatira sa nayon na iyon ay kinainggitan yung matandang lalaki. Do you understand? Naintindihan niyo po? It means inseng seung jima. Ito yung ibig sabihin ng inseng seung jima. Do you understand that contents? Naintindihan niyo po ba kung anong ibig sabihin ito? Even though we face a lot of difficulties and circumstances in our Christian life, but we have to think, remain
inseng seumjima. Bagaman, humarap tayo ng sa maraming mga kahirapan sa ating Christian life, sa sandaling iyon, kailangan nating isipin yung inseng seumjima. Correct. So, brothers and sisters, let's go to 1 Corinthians. Kaya mga brothers and sisters, tingnan po natin Unang Korinto. 1 Corinthians chapter 10. Unang Korinto chapter 10. Verse 1 Corinthians chapter 10, brothers and sisters, verse 13. Verse 13, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo tuksohin ng higit sa inyo makakaya. Kundi kalakip din ang tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. God will not allow you to be tempted beyond what you are able. Kaya, but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Yung Diyos po, hindi niya ipahintulot na kayo tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ang tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. So sometime for training, God allowed us some difficult situation. Kaya nga, para sa atin, minsan, para sa pagsasanay, ipinapahintulot sa atin ng Diyos yung mahihirap na sitwasyon. In order to make strong our faith, sometimes God allowed us some the difficult situation. Para palakasin ang ating pananampalataya, kaya nga minsan pinapahintulot ng Diyos sa atin yung kahirapan. But in God's judgment, according to God's judgment, if we cannot overcome some difficulties, God provide us the way of escape way. Subalit, kung para sa tingin ng Diyos ay hindi natin ito kayang tiisin, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng paraan ng pag-iwas. You understand? Naintindihan niyo po? That's why, because God promised, 1 Corinthians chapter 10, verse 13, God mentioned, that's why, if we trust God, when we face difficulties, that time we have to think, we have to trust God, who give us difficult situation. Kaya nga, kung dahil ayon dito sa ipinangako sa sinabi ng Diyos na ito, kaya nga kapag tayo ay naharap sa mahirap na sitwasyon, sa sasaling iyon, kailangan lang nating magtiwala sa Diyos na nagbigay sa atin ng mahirap na sitwasyon. Sometime I heard from other brothers and sisters, they said, why, like that? Kaya minsan naririnig ko sa ibang mga brothers and sisters yung ganito, bakit? So, if you trust God, when you face difficult situation and circumstance, that time we have to rejoice always to God. Kaya nga, kung kayo ay nagtitiwala sa Diyos, kapag naharap kayo sa mahirap na sitwasyon o mga pangyayari, kailangan lang ninyong magtiwala sa Diyos. Because although the looks like the very dangerous situation and difficulties, but that is the best way to us inside of God. Kaya kailangan lang nating magalak palagi. Bagaman, sa paningin natin ay mahirap ito na sitwasyon, subalit kailangan lang nating magtiwala sa Diyos. Likewise, we have to think, we have to trust God. Kaya nga, gaya po nito, kailangan lang natin sa isipan ay magtiwala sa Diyos. That's why 1 Thessalonians chapter 5, verse 16-18. Kaya nga sinasabi sa Unang Tesalonika chapter 5 verse 16 hanggang 18. That's why Bible says not sometime, always. Binanggit ng Biblia hindi minsan kundi palagi. We have to rejoice always. Kailangan natin magalak palagi. Or 17, pray without ceasing always. At sa verse 17, manalangin kayong walang patid. Ibig sabihin palagi. And then verse 18, brothers and sisters, shall we read together? 3, 2, 1. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Yeah. In everything, and every day, every time, in everything, give thanks to the Lord. For this is the will of God in
Christ Jesus for you. Kaya sa lahat ng bagay, sa araw-araw, sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat kayo sapagat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. That's why true faith is like this. Kaya nga po yung tunay na pananampalataya ay gaya nito. So true faith, do we have a true faith? Meron po ba kayong tunay na pananampalataya? True faith is what we face no matter how what circumstance we face. Ang tunay na pananampalataya ay anuman yung kaharapin natin, anumang mga pangyayari yung kaharapin natin. No matter how difficult and painful is the situation we have encountered. Gaano man kahirap o kasakit yung sitwasyon na kakaharapin natin. True faith is acknowledging to God that no matter what we circumstance, that situation and circumstance are the best way God has given me for me, given us. Yung tunay na pananampalataya ay yung pagkilala sa Diyos na anuman ang mangyari, anuman yung mga bagay, yung sitwasyon, ito yung pinaka-the best na paraan na ibinigay sa akin ng Diyos. Do you understand? Naintindihan niyo po? The true faith is that we have to agree and accept any kind of the situation and circumstance from the Lord God. Ang tunay na kaya, ang tunay na pananampalataya ay kailangan lang nating tanggapin sa ngayunan na lahat ng mga bagay na nangyayari ay ibinigay sa akin ng Diyos. Even though it looks like it's very dangerous the situation and dangerous difficult circumstance, but inside of God, it is the best way for us. Bagaman, mukha itong delikado, mapanganib para sa atin, pero sa paningin ng Diyos, ito yung pinaka-the best na paraan para sa akin. You understand? Naintindihan niyo po? So, real faith, true faith is that is the real faith and true faith. Kaya ito po ang tunay na pananampalataya at tunay na Christian life. It is trust God. Ito po ay pagtitiwala sa Diyos. So brothers and sisters, let's go to Psalm chapter 23, verse 1 hanggang 6. Kaya dito po, tingnan po natin mga brothers and sisters, mga awit, 23 verse 1 hanggang 6. Only verse 1 hanggang 3. 1 verse, hanggang 3. Verse 1 hanggang 3 po. Let's read together. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. He makes me to lay down in green pastures. And then verse 4, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. The verse 4, the King David said, I will fear no evil, for you are with me. Kaya, so dito po sa verse 4, sabi ni Haring David, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. If we read the Bible regarding the King David's life, we come to know that David's life was very dangerous. Kaya nga kung babasahin po natin sa Biblia, kung titingnan natin yung buhay ni Haring David, yung buhay po ni David ay talagang punong-puno ng mapanganib na sitwasyon. Almost during his life, King David, he faced many difficulties and dangerous circumstances. Kaya halos sa buong buhay niya ay naharap siya sa maraming mahihirap na sitwasyon at mapanganib na sitwasyon. Although his life is not easy and very dangerous, but he mentioned to the Lord, I will fear no evil, for you are with me. Kaya bagaman naharap siya sa maraming mapanganib na sitwasyon, subalit sinabi niya, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Even there were a lot of the enemies surround him, but he mentioned to the Lord, He makes me to lay down in green pastures. Bagaman,
mayroong napakaraming mga kalaban sa palibot niya, pero sinabi niya, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pinahihiga niya ako sa luntian, pastulan. Why King David able to mention like this? Bakit nagawang sabihin ni Haring David ang gaya nito? Because he trust God. Dahil nagtitiwala siya sa Diyos. Who lead him, he who saved him. Na nanguhuna sa kanya at nagligtas sa kanya. So this is a real Christian and this is a real Christian life. Kaya nga, ito po ang tunay na Kristiyano at ang isang tunay na buhay Kristiyano. Like King David, we have to confess to the Lord. We have to mention to the Lord like King David. Kaya nga, gaya ni Haring David, kailangan din nating sabihin sa Panginoon ang gaya ng sinabi ni Haring David. So true Christian life is the life that always acknowledges God. Kaya nga, yung tunay na buhay Kristiyano o Christian life ay ang palaging pagkilala sa Diyos. And brothers and sisters, and let's think, the second question, what kind of place was the wilderness that God has given the Israelite to? Kaya, at yung pangalawa naman, mga brothers and sisters, na tanong na kailangan natin pag-isipan, anong klase ng lugar yung ilang na ibinigay ng Diyos sa kanila? The way of wilderness is the beginning, symbolize beginning of the creation. Ang ilang po ay kumakatawan po ito sa panimula ng buhay Kristiyano. Yeah, Christian life. Buhay Kristiyano. To the Israelites who are starting for the first time with God, God took them into the wilderness to teach them how to work with God. Para po sa mga Israelita na nagpasimula sa unang pagkakataon na kasama ang Diyos ay dinala sila doon sa ilang upang turuan sila kung paanong lumakad na kasama ng Diyos. After escaped out of Egypt, and God allowed them to go to the wilderness. Pagkatapos po nila na lumabas sa Ehipto, ay dinala sila ng Diyos at ginamit yung daan ng ilang. Ano pong ibig sabihin nito? In order to teach them how to lead God, how to work with God through the way of wilderness. Sa pamamagitan ng ilang, nais silang turuan ng Diyos kung paanong mabuhay na kasama ang Diyos at lumakad na kasama ng Diyos. Actually, in fact, the wilderness is an uninhabitable place. Sa katunayan, ang ilang ay isang lugar na hindi matitirahan. So, wilderness is like a desert where there is no water, no food, and no animal, and no plants to survive. Sa katunayan po, yung ilang ay gaya ng isang desyerto kung saan walang tubig, walang pagkain, walang hayop at tanim na nabubuhay doon. In one word, in short, the wilderness is never a place where people can survive. Sa madaling salita, yung ilang ay ang lugar na kailanman ay hindi mabubuhay ang tao. So why did God choose the wilderness, the way of wilderness, to teach the wilderness Israelite how to work with God? Kaya bakit ba pinili ng Diyos yung ilang upang turuan ng mga Israelita kung paanong lumakad na kasama ng Diyos? The reason to teach them how to work with God. Dahil ang dahilan po ay nais ng Diyos na turuan sila kung paanong lumakad na kasama ng Diyos. So when we start Christian life as a son of God, we have to start to learn how to work with God. Kaya nga, nang magpasimula tayo sa ating Christian life, ay kailangan nating matutunan kung paanong lumakad na kasama ng Diyos. So at that time, God wanted them to learn that learning to depend on God alone, only God, was the beginning of the Christian life. Dahil nais ng Diyos na matutuhan nila yung bagay na ito, yung mag-umasa lamang sa pasimula sa Diyos sa kanilang Christian life. Why? Bakit? Even though in God's grace, by God's grace, even though they able to escape from the out of Egypt, but that time they didn't know how to depend on God. Bagaman
Nakalabas sila doon sa Ehipto sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, subalit sa panahong iyon ay hindi nila alam kung paanong umasa sa Diyos. Why? Bakit po? Until they were just saved from Egypt, they just lived as they wanted. Dahil hanggang sa sila ay mailigtas mula doon sa Ehipto, nabuhay lamang sila sa kung ano yung gusto nila. But in the wilderness, they came to realize that they could not survive without God's help in wilderness. Subali, dun po sa ilang ay naunawaan nila na hindi nila magagawang mabuhay kung wala ang tulong ng Diyos. Because in wilderness, they cannot survive by themselves. Dahil dun po sa ilang ay hindi nila magagawang mabuhay sa sarili nila. Because there were nothing in wilderness. Dahil doon po sa ilang ay walang anuman. To survive. Only one way to survive is rely on God. Para mabuhay, ang paraan lang para mabuhay doon sa ilang ay umasa sa Diyos. So after we were saved, we got salvation. To live as good Christian, we have to do rely on God. Kaya matapos nating magkaroon ng kaligtasan, matapos nating maligtas, ang unang bagay na dapat nating gawin ay kailangan nating umasa sa Diyos. Means trust God. Ito po yung ibig sabihin ng magtiwala sa Diyos. This is the beginning of the true Christian life. Ito po yung pasimula ng tunay na Christian life. As Israelite who before the escaped out of Egypt, from Egypt, even we also, in fact, until we were also saved, we had decided and lived our lives in our own way rather than rely on God. Gaya ng mga Israelita hanggang sa sila ay lumabas sa Ehipto, sa katunayan tayo rin. Tayo rin nung tayo ay maligtas, bago tayo maligtas, ay nagpapasya tayo at nabubuhay, ipinapamuhay natin yung buhay natin sa sarili nating paraan sa halip na magtiwala sa Diyos. It's like the Israelite. Even worse, we also, before we got salvation, we used to make a decision for ourselves, such as finding a job and getting married and earning money and buying a house and so on. Kaya gaya ng mga Israelita, tayo rin. Sa sarili natin, gumagawa tayo ng desisyon para sa sarili, humahanap ng trabaho, nag-aasawa, kumikita ng pera, bumibili ng bahay at kung ano pa. That's why God allowed Israelite to enter the wilderness in order to rely on God, only God. That's why God want us to rely on God. Kaya gaya ng mga Israelita na dila ng Diyos doon sa ilang upang matutunan nila na magtiwala sa Diyos, gayon din, nais ng Diyos na tayo ay magtiwala lamang sa Diyos. That's why sometimes and older than God allowed us some difficulties and difficult circumstances. Kaya nga, minsan ipinapahintulot sa atin ng Diyos yung mahihirap na sitwasyon at mga pangyayari. In order, depend on God. Upang umasa tayo sa Diyos. So just like God's purpose for leading the people of Israel into the wilderness, we must start living a life depend on God. Kaya nga, gaya po ng layunin ng Diyos na pagdadala sa mga Israelita doon sa ilang, tayo rin, dapat tayo magpasimula na mabuhay ng isang buhay na umaasa sa Diyos. Why? Bakit? Inside of God, we are the one who cannot live a day without God's help. Dahil sa paningin ng Diyos, tayo ay ang mga tao na hindi magagawang mabuhay kahit isang araw lang kung wala ang tulong ng Diyos. Actually, without air, we can survive only 4-5 minutes. Sa katunayan, kung wala yung hangin, ay magagawa lang nating mabuhay sa loob ng 5 minuto. Air. Yung hangin. Who created the air? Sino yung lumikha ng hangin? From God. Mula sa Diyos. Isn't it? Tama po. Likewise, we are the one who cannot live a day, only one day, only 5 minutes without God's help. Gaya po nito, tayo ay mga nilalang na hindi magagawang mabuhay kung wala ang tulong ng Diyos kahit 5 minuto lang.
But some, even though among our born-again Christians also, some of the brothers and sisters are more dependent on their great wealth. So, balit. Property. Yung ilan sa atin, ilan sa mga brothers and sisters, sila ay higit na nagtitiwala o umaasa sa kanilang malaking kayamanan. And some, unfortunately, some of the brothers and sisters also depend on their high social status. At yung ilan din sa mga brothers and sisters, umaasa sila sa kanilang mataas na katayuan sa lipunan. Even though, although they are rich, someone are very high the social status, his position, but what do the rich who are dying in the hospital depend on now? Bagaman, bagaman meron silang kayamanan, bagaman ang mga tao na nasa mataas na kalagayan sa lipunan, bakit kapag sila ay mamamatay na sa ospital, kanina na sila umaasa ngayon? You understand? Naintindihan niyo po? Although they are very rich and they got a high position, but when they face the death, what they have to depend on? Kaya bagaman sila ay mayroong napakayaman nila, mataas ang posisyon, subalit kapag naharap sila sa kamatayan, kanino na sila aasa ngayon? Money? Pera? Or high position? O sa mataas sa posisyon? That time only God. Sa sandaling iyon, tanging sa Diyos lamang. Can you catch my point? Naintindihan niyo po ba yung gusto kong sabihin? This is why God led the Israelites into the wilderness from the beginning. Kaya ito po yung dahilan kung bakit dinala ng Diyos ang mga Israelita doon sa ilang mula sa pasimula. So God, the Bible says, to those who the lost hope and when they lay down their Christian life, become dark because of some various reason, God, Bible says to them. Sinasabi ng Biblia sa mga brothers and sisters na nawalan ng pag-asa, na nagdidilim na sa kanilang Christian life, ito yung sinasabi sa kanila. Psalm chapter 42, verse 11, brothers and sisters, let's read together. 3 to 1, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko, ang tulong sa aking harapan at Diyos ko. Why are you cast down? Bakit ka nanlulumo? Why are you disquartered with me? Bakit nababagabag ka? Please hope in God, for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God. Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko, ang tulong sa aking harapan at Diyos ko. Do you trust God's promise? Nagtitiwala ba kayo sa pangako ng Diyos? Instead of anxious, instead of worry about your difficulties, you have to rely on God. You have to be rejoiced to the Lord. Sa halip na mabalisa kayo, mag-alala kayo sa inyong mga kahirapan, kailangan ninyong umasa sa Diyos at magalak. And brothers and sisters, do you know the meaning of a wilderness? At mga brothers and sisters, alam niyo po ba kung ano yung kahulugan ng ilang? Actually, the wilderness is the place to distinguish true Christian from fake Christian. Sa katunayan, yung ilang ay ang lugar upang makilala kung ang tunay na Kristiyano sa peking Kristiyano. Actually, even though God saved the Israel people from Egypt to save them, but after save Israel people from Egypt, and God allowed them to enter the wilderness, and through wilderness, God wanted to distinguish the true Christian or fake Christian. Yeah, bagaman iniligtas ng Diyos ang lahat ng mga Israelita mula doon sa Ehipto, at pagkatapos ay dinala sila doon sa ilang. Sa katunayan, ay upang ihiwalay o makilala ng Diyos mula yung tunay na Kristiyano sa peking Kristiyano. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8, verse 2 hanggang 4. Deuteronomy chapter 8, verse 2 hanggang 4. Deuteronomy chapter 8, verse 2 hanggang 3. Deuteronomy chapter 8, verse 2 hanggang 3. Brothers and sisters, let's read together. 3 to 1.
at iyong aalalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka, upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Verse 3, ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom kanya at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala ni hindi nakilala ng inyong mga ninuno, upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. The Lord your God lead you all the way these 40 years in the wilderness. So through wilderness, God wants to know you are humble and you are true Christian or not. Kaya dito po, sa pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos itong 40 taon sa ilang. Kaya nga, sa pamamagitan ng ilang, ay nais na makilala ng Diyos kung ikaw ay tunay o hindi. Through the wilderness, God wants to know your heart, true heart, whether you would keep His commandment or not. Kaya sa pamamagitan ng ilang, nais ng Diyos na malaman kung ano yung nasa iyong puso, kung susundin yung kanyang kautosan o hindi. You know, after the finish the Bible seminar, almost people, they testified, I got salvation. Alam niyo po, pagkatapos ng Bible seminar, halos lahat sinasabi nila na nagkaroon ako ng kaligtasan. But remember, those who are truly saved speak out the word of the sure testimony of salvation. Pero, yung tunay na naligtas ay sinasabi nila yung salita ng isang tiyak na patotoo ng kaligtasan. But however, remember, not everyone who bear a sure testimony of salvation has not been saved. Gayun pa man, hindi lahat na mayroong isang tiyak o tunay na patotoo ng kaligtasan ay ligtas. It means some of them may not be saved even if they can testify of salvation correctly. Yeah, marahil, yung ilan sa kanila ay hindi ligtas, bagaman magagawa nilang magpatotoo ng maigi patungkol sa kaligtasan. True born again Christian is like the wilderness. When they face the difficulties and the dangerous circumstance, they able to overcome. Why? Because they rely on God. Kaya, they trust God. Yung tunay na ligtas, gaya ng nasa ilang, kapag nahirap sila sa mahirap na sitwasyon o mga pangyayari, magagawa nila itong mapagtagumpayan. Bakit? Meron silang tunay na pananampalataya, umaasa sa Diyos. But even though someone the mentioned testified the correct salvation, but the fake Christian, when they face difficulties as like the wilderness, they disappeared from the God. Kaya, at dun sa mga mayroong malinaw na patotoo patungkol sa kaligtasan, gaya ng mga peking Kristiyano, kapag naharap sila sa mahirap na sitwasyon, ay aalis sila mula sa Diyos. So, brothers and sisters, when we face some difficulties and suffering and hardship and situation, as like a wilderness, don't forget and remember, this is the God's test. Yeah. Mga brothers and sisters, kapag naharap kayo sa mga mahirap na sitwasyon, pagdurusa, kung ganun, ito'y pagsubok sa inyo ng Diyos. When we face the difficulties, it's like the wilderness which God given us, that time we let us remember that God give us more grace as He has led us to a place like the wilderness. Kaya, mga brothers and sisters, kapag naharap kayo sa mahirap na sitwasyon na gaya ng ilang, kailangan ninyong isipin na ibinigay ito sa inyo ng Diyos para bigyan kayo, pagkaloban kayo ng maraming mabuting bagay sa pamamagitan ng ilang. Instead of run away from the wilderness, when we overcome the wilderness, God will give us more grace and reward. Sa halip na remember, takasan yung ilang ay
dapat ninyong tandaan na yung Diyos ay magbibigay sa atin ng higit na maraming gantimpala. So instead of complaining to the Lord, instead of blame the God's will, we have to rejoice to the Lord. Kaya sa halip na magreklamo tayo sa Diyos, sa halip na sisihin natin yung kalooban ng Diyos, ay kailangan nating magalak sa Panginoon. That's why King David, he mentioned through the Bible, Psalm chapter 34. Kaya nga, si Haring David binanggit niya sa Biblia sa pamamagitan ng mga awit. Psalm chapter 34, verse 19. Mga awit, 34. Psalm chapter 34, verse 19. Mga awit, 34, verse 19. The righteous person may have many troubles. What does it mean? Yeah. Marami ang kapighatian ng matuwid. Ano pong ibig sabihin ito? Because King David, he had faced a lot of the difficulties. Dahil si Haring David ay naharap siya sa maraming mga kahirapan. Right? Tama po. Means God allowed him the difficulties and trouble and the circumstance. Ibig sabihin, ipinahintulot sa kanya ng Diyos yung maraming kaguluhan, mga mahirap na sitwasyon at pangyayari. Remember, one more. The righteous person may have many trouble, but the Lord delivers him from them or many troubles. Marami ang kapighatian ng matuwid, ngunit iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. It's like the Bible, God's promise. When we face difficulties like the wilderness in your life, remaining life, when we rely on God, when we depend on God, God will have us, God will lead us to the good way and best way. Kaya gaya nito ng ipinangako ng Diyos, kapag naharap tayo sa mahirap na sitwasyon na gaya ng ilang, kung ganun ay kailangan lang nating magtiwala sa Diyos at dadalhin niya tayo at tutulungan niya tayo sa mas maayos na paraan. Isn't it? Tama po. It is a real Christian life. Ito po yung tunay na Christian life. Brothers and sisters, remember, actually, as we know well later, Joseph. Kaya, gaya ng alam na po natin mga brothers and sisters, si Jose. Joseph symbolizes Jesus Christ. Si Jose ay sumisimbolo kay Jesucristo. It means Joseph, he loves God. Also, Joseph also, he loves God and God loves him also. Kaya, si Jose, minamahal niya yung Diyos at yung Diyos din ay minamahal si Jose. But God, who loves most Joseph, God allowed Joseph to live in prison and slavery for 40 years. Subalit, si Jose, na minamahal ng Diyos, ay pinahintulot din ng Diyos na mabuhay doon sa bilang-bilanggo. Like wilderness. Na gaya ng ilang sa loob ng 14 na taon. And let's think on the Moses source, Moses. At pag-isipan din natin si Moses. Moses also, he loved God, also loves, God loves the Moses that time. Ngayon din, minamahal ni Moises ang Diyos at yung Diyos ay minamahal din si Moises. And also Moses allowed, God allowed Moses a poor life in the wilderness for how many days? 40 days? 40 years. Maging si Moises din po, ipinahintulot ng Diyos kay Moises ang mahirap na pamumuhay doon sa ilang sa loob ng gaano katagal po? 40 araw? Hindi po. 40 taon. Even though God loves him, Moses, but God allowed Moses to survive, to live in wilderness for 40 years. Bagaman minamahal ng Diyos si Moses, pero pinahintulot ng Diyos kay Moses na mamuhay doon sa ilang sa loob ng 40 taon. So for 40 years in wilderness, Moses, he became the leader of Israel to save all Israel people from Egypt by in God's grace. Kaya nga dun po sa ilang, sa loob ng 40 taon, si Moises ay naging mabuting pinuno na naglabas, nagligtas sa mga Israelita mula dun sa Egypto sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Even Jesus Christ, Jesus also, God allowed Jesus the pain of dying on the cross. Maging si Jesus din, ipinahintulot ng Diyos kay Jesus
ang pasakit ng kamatayan doon sa krus. But all the time, God was with them in all these things and comforted them. Subalit yung Diyos po ay kasama nila sa lahat ng mga bagay na ito at inaliw sila. Dear brothers and sisters, how is your life now? Minamahal ng mga brothers and sisters, kamusta naman ang buhay ninyo ngayon? Are you relying on God every day? Kayo ba ay nagtitiwala sa Diyos araw-araw? Are you having a hard time financially and spiritually? Kayo ba ay nahihirapan sa financial, physical, at spiritual? For your Christian life? Para sa inyong Christian life? Like God who gave a hope to Job in suffer. Gaya ng Diyos na nagbigay ng pag-asa kay Job sa pagdurusa. Like God who gave a hope to Joseph in distress. Gaya na ang Diyos ay nagbigay ng pag-asa kay Jose na nasa kalungkutan. Brother and sister, now or so, Holy Spirit, who give us hope and this moment is still with us. Kaya mga brothers and sisters, maging sa ngayon, ang Espiritu Santo na nagbigay sa atin ng pag-asa, maging sa sandaling ito, ay kasama pa rin natin. And it is the sure He will grieve together and give you something the better. At ito ay tiyak na siya ay kasama natin na magbibigay ng mas mabuting bagay para sa atin. God who give us the suffering hearts as the wilderness, also God will give us reward and then glory and crown and God's grace to us. Yung Diyos na nagbigay sa atin ng ilang ay ang Diyos rin na magbibigay sa atin ng gantimpala, kaluwalhatian, korona at biyaya ng gantimpala ng Diyos. Am I right? Tama po ba? Romans chapter 8 verse 18, Bible says, sinasabi ng Biblia, Roma chapter 8 verse 18. Romans chapter 8 verse 18. Roma chapter 8 verse 18. I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Itinuturing ko na ang pagkitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. So please remember all the time that the Holy Spirit always gives us hope in our hopeless situation. Kaya nga pakiusap, lagi niyo pong tandaan na sa lahat ng oras, ang Espiritu Santo ay palaging nagbibigay sa atin ng pag-asa sa sitwasyon na wala ng pag-asa. But still, even nowadays or so, unfortunately, I think there may be the brother sister among us who cannot stand the despair and leave the church. Subalit, maging sa ngayon, sa kasamaang palad, sa tingin ko, mayroon pa rin mga brothers and sisters sa kalagitnaan natin na hindi nila magawang tumayo sa kahirapan at umalis sa church. So that's why in order to keep their faith, our faith, well in the wilderness, God commanded the Israelites when they first entered the wilderness. Kaya nga, upang magawa nating ingatan ang pananampalataya ng maigi doon sa ilang, kaya nga yung Diyos, unang bagay na iniutos niya sa mga Israelita pagkatapos na pumasok sa ilang? Okay. Exodus chapter 13. Tignan po natin. Exodus chapter 13. When they entered the wilderness, God commanded them. Commanded them to do. Okay. Like verse 8 hanggang 10. Nung pumasok yung mga Israelita doon sa ilang, iniutos ng Diyos sa kanila itong gaya ng verse 8 hanggang 10. When you enter the wilderness, you first of all you have to do like verse 8 hanggang 10. Kaya pagpasok mo sa ninyo sa ilang, ito iniutos ng Diyos sa kanila na gawin, verse 8 hanggang 10. Verse 8 hanggang 10, please. Sasabihin mo sa iyong anak sa araw na iyon, dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin nang ako'y umalis sa Ehipto, iyon ay magsisilbing isang tanda para sa iyo sa ibabaw ng iyong kamay at bilang alaala sa pagitan ng iyong mga mata upang ang kautusan ng Panginoon ay sumaiyong bibig
sapagkat sa pamagitan ng makapangyarihang kamay ay inilabas ka ng Panginoon sa Ehipto. Verse 10, kaya't ingatan mo ang tuntuning ito sa takdang panahon ito, taon-taon. Yeah. Only verse 9. Among verse 8 hanggang 10, all brothers and sisters, only verse 9, let's read together one more time. Basahin pa natin ulit, verse 9, 3, 2, 1. Iyon ay magsisilbing isang tanda para sa iyo sa ibabaw ng iyong kamay at bilang alaala sa pagitan ng iyong mga mata upang ang kautosan ng Panginoon ay sumay iyong bibig sapagkat sa pamagitan ng makapangyarihang kamay ay inilabas ka ng Panginoon sa Ehipto. What does it mean? Ano pong ibig sabihin ito? Write the word of the God on the tip of your arms and write the words of God on your forehead and receive the word of God in your mouth. That is. Kaya sabi dito, isusulat yung salita ng Diyos sa ibabaw ng kanilang kamay at isusulat yung salita ng Diyos sa kanilang noo at sasabihin yung salita ng Diyos gamit yung kanilang bibig. What does it mean? Ano pong ibig sabihin ito? During stayed in the wilderness for 4 years, you have to rely on the word of God. Kaya habang nandun sila, nananatili doon sila sa ilang, kailangan lang nilang umasa sa salita ng Diyos. It means that we should always meditate on the word of God, whether we eat or drink, or whether we do so that we our Christian life do not fail. Ibig sabihin ito, na dapat na pagbulayan natin ang salita ng Diyos, kumakain man tayo, umiinom, o anuman ang ginagawa natin upang ang ating Christian life ay hindi mabigo. Yeah. It is the best way to meditate our Christian life that God has given us. Kaya ito po yung pinaka-the best na paraan na upang ma-maintain natin yung ating Christian life na ibinigay sa atin ng Diyos. You understand? Naintindihan niyo po? They say, we have to rely on God. Means, we have to read the Bible, we have to memory the Word of God, and we have to meditate the Word of God day by day. Kaya ang ibig sabihin na umasa sa Diyos ay kailangan nating basahin ang salita ng Diyos, pagbulayan ang salita ng Diyos, i-memorize ang salita ng Diyos araw-araw. Let's pray together. Manalangin tayo. Our Heavenly Father God, thank you for giving us a precious opportunity to learn your lessons. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng napakahalagang pagkakataon upang mapag-aralan ng iyong napakahalagang salita. Today we learned your precious lesson through the Sunday sermon. Kaya sa araw na ito ay natutunan po namin ang iyong napakahalagang aral sa pamamagitan ng Sunday sermon. Please give us the courage to put your lessons into practice in our lives without forgetting them. Pakiusap, tulungan niyo po kami at bigyan kami ng katapangan na ang iyong mga aral ay aming isagawa sa aming buhay nang hindi ito kinakalimutan. Also, we pray for the gospel of the whole Philippines. At dinadalangin din po namin na maipangaral ang ebanghelyo sa buong Pilipinas. So, O Lord God, please show mercy so that all those souls living in the all parts of the Philippines can be saved. Kaya, O Diyos, pakiusap, mahabag ka po sa gayon ng lahat ng mga nawawalang kaluluwa na nakatira sa lahat ng panig ng Pilipinas ay maligtas. Because still there are so many lost souls around us. Dahil mayroon pa rin napakarami mga nawawalang kaluluwa sa paligid namin. O Lord, please help us and encourage us so that we will do our best to deliver the gospel until Jesus Christ's second coming. Kaya pakiusap, tulungan po kami, O Diyos, nang sa gayon ay magawa po namin ang lahat na aming makakaya na maipangaral ang Ebanghelyo hanggang sa pagdating ni Jesucristo. In the name of Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen.